Okay, magandang umaga po sa atin lahat at mula po sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Umagpad naman tayo dito sa parang elementary school sa lungsod ng Marikina na kung saan. Ngayon pong araw na to, gaganapin ang PNP Entrance Examination na siyang sponsored by DPRM and PNPRSS. Para po sa kaalaman ng lahat, para sa gusto magpulis, meron po tayong 70,000 plus na quota next year sa 2022. Bukod po doon, ay maganda po itong eligibility para po sa ating mga patrolman applicants sa year 2022 na sarabagit po kayo na. At kailangan po college graduate kapag ka po nag-exam po dito. Tapos po, ngayon pong araw na to at sa kabuuan, meron po tayong 4,000 plus na examinees. Yan po. At ang requirements po para po magkaroon po kayo ng PNP entrance examination sa pagpunta nyo po rito, birth certificate, diploma, transcript, saka ITF requirements. Nandito rin po kanina si Commissioner Zenaida Brosas. At syempre, i-interview naman natin ngayon si Attorney Romeo E. David. Ano po ba ang kahalagahan nito para sa ating mga gustong magpulis? Unang-una, pinakamahalaga to dahil ito ang qualifying exam, ito ang magagamit nilang eligibility para pumasok sa pulisya bilang patrolman. Tapos sir, meron ba ilan po yung bilang ng ating nag-exam po ngayon? Pangkalatan po, 4,000 ito. Kaya lang hinati natin dahil ino-observe natin yung physical distancing. 2,000 po ngayon, 2,000 bukas. So sir, dahil meron pa rin pala bukas? Meron po. So ano sir ang mabibigyan yung inspirasyon sa ating mga gustong magpulis pa? Siyempre, dapat good ang kanilang mga karakter, tapos magiging para uwaran sila na susunod na generasyon ng mga pulis, para mawala na sa atin ng pulisya yung tinatawag na mga crooks. Salamat po sir. Okay, thank you. At siyempre, kasama din natin dito yung palagi natin nakikita sa NCRPO sa proseso ng recruitment. Siya si Attorney Ray Delgado. I-interview naman natin siya. Ito kasama ko naman si Attorney Delgado na kasama natin siya kapag ka-recruitment process at saka sa interview at marami pang iba sa larangan ng proseso ng pag-apply sa pagpupulis. Sir, ano po ba talaga ang kahalagahan itong ginagawa ating PNP entrance examination para yung ating mga gusto magpulis pa ay mapaghandaan po nila ito? Ito yung first step, sana, yung pinakauna. Kasi ito yung tinatawag na eligibility mo. Pwede kang mag-apply pagka-pulis pag pumasa ka dito sa exam. Pwede ka rin kumuha ng exam sa civil service o kaya board exam. Kung halimbawa ang kurso mo engineer ka o teacher ka, nakapag-board ka, yung pagpasa mo doon, pwede mong gamitin as eligibility. Pag wala ka noon, wala kang civil service, wala kang board, pwede kang kumuha rito sa NAPOLCOM entrance para makapasok ka sa pagiging pulis. Sir, ano po bang mga coverage o subject ng examination dito? Lahat yan, lahat. Hindi specific. May math, ganun. Kompleto yan. Halo-halo ng mga current events, ganun. Yes. So sir, ano naman kung sakali makakapasa po yung ating mga nag-exam ngayon, ano po yung dapat nilang paghandaan? Yun na, yung atin na naman. Pagkapasa mo, maghahanda ka na naman para sa pagpasok mo sa application mo sa pagkapulis. Nandyan na yung sinasabi natin na nandyan na naman yung agility mo, BMI mo. Yun, sunod-sunod niya sa medical. Sir, lalo sa mga marami tayong nakita dito na mga medyo chubby ng konti. Yung, sinabihan ko na yun kanina pa lang. ngayon, hanggat maaga pa. Hanggat maaga pa, magpaliit na. Huwag naman natin sabihin magpapayat, magpaliit. Kasi kailangan nila makuha yung eksaktong BMI nila. Lalo sa mga talagang gusto magpulis, mga estudyante pa lang dapat ngayon, no, sir, no? Pati nakikita ko kanina, mayroon tayong mga aplikante na puro nakasalamin na. Oo. Alam naman natin na bawal yan sa pagpasok. Ipin. Ngayon pa lang, kailangan mapaayos na nila yung kanilang mata. So sir, itong pagkatapos nito sir, ilang araw o ilang linggo lalabas yung result? After 2 months lalabas ito. Oo. Sir, ilang araw po itong ating examination ngayon? Isang araw lang. Dalawang araw to, pero separate schedule. Bukas, iba na naman ang kukuha. Ngayon, iba yung kukuha. So yung mga nag-exam ngayon sir, ano to? NCRPO lang o nationwide o paano po ba? So far, sa pagtingin ko, halos Luzon-wide to. Kasi kanina may
taga La Union pa, taga Cagayan. E, taga Zamboanga pa, sir. Oh, yun. Ibig ko sabihin, tinitake chance ng mga bata na yan kasi siguro wala ring nag-open dun ng examination sa kanila. Kaya nagpuntahan yan dito para dito mag-exam. Tiyan po si Attorney Delgado na Napolcom at makikita nyo po yan. Ha? Tandaan nyo po siya, siya po yung makikita nyo kapag during ng mga proseso ng ating PNP recruitment para sa 2022 at nakaraan pa siya rin yung nagpa-process. Sir, ilan po yung quota natin? Ngayon? Next year, sir. Ah, good news. Mm. That is 7,000. 7,000, sir. Nationwide yun. NCRPO pa lang. Tandaan nyo po, NCRPO pa lang, 7,000 na. Pero accordingly ha, kasi ang una kong nakuhang number noon, 5,000. Mm-hmm. Pero sabi sa akin, parang may dagdag ata na 2,000. So kung may dagdag na 2,000, that means meron tayong 7,000. Po si Atty. Delgado, God bless you po, baba. Okay, sa ngalan po ng aking Force Commander ng RMFB, Police Colonel Lambert Albansuerte. Ganon din po yung ating Deputy Chief, Police Lieutenant Colonel Wilmar Binag. Sa ating BICAS F5 Chief Police Major Antones Alising at siyempre sa ating Napolcom, nagpapasalamat po tayo sa pagtsatsaga po nila sa pagbabantay po rito at pagsusupervisa dito po sa naganap na PNP Entrance Examination. Shoutout din tayo sa ating buting Police Colonel Leonora Camarao na siyang nagsusupervisa rin po dito sa PNP Entrance Examination. At sa lahat po ng bumubuo na naging dahilan para po mabuo po itong magandang activity na to para sa ating mga gusto mag-police. Opo. At syempre sa ating Regional Director ng NCRP o Police Major General Vicente Duba Danao Jr. Ako po si Police Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Tambay ng Police powered by RMFB NCRP. God bless you. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.